Ito ang Himen o Himene, ang natatanging obra ng pintor at bayaning si Juan Luna. Isang Roman wedding sa perspektibo ni Luna ang painting na nagwagi ng bronze medal sa Paris World Fair noong 1889. Sinasabing nasa pangangalaga ito ni Juan Luna hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1899. Base sa kasaysayan, napunta ang obra sa isang pribadong individual. Mula noon, hindi na ito muling nasilayan ng publiko. Hinanap ito ng mga art collector gaya ni Jaime Ponce de Leon na halos 10 taon ding naghagilap sa Europa ng nasabing obrang binansagang Holy Grail of the Philippine Art dahil itinuring itong desirable o pinakamimithing yamang sining ng Pilipinas. Then one day in 2014, I got a call and was told to be at the doorstep of a certain aristocratic home, and there I was. I could not believe what was revealed and finally laid for me. At makalipas nga ang mahigit 100 taon, muli itong masisilayan ng publiko sa Ayala Museum bilang bahagi na rin ng pagdiriwang ng anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Diba, it's the 125th anniversary of Philippine nationhood. So there was an opportunity nga to make a significant exhibition and the opportunity to showcase a Juan Luna painting that's never been seen in the Philippines before. My whole life I've always been very interested in Juan Luna, and it was very interesting to see a work of Juan Luna that has never been seen before in more than 100 years. Ayon sa historian na si Ambeth Ocampo, hindi man Pilipino ang bida sa mga likhang sining ni Luna, nagpapahayag ito ng iba't ibang mensaheng naglalarawan ng mga pangyayari sa Pilipinas. Yung spoliarium, di ba yung hinihila, yung patay na gladiator? Noong 83, nakita nila parang si Ninoy Aquino yun na pagkabaril. Makikita mo na sa painting na luma, you can read new meanings into it. So I'd like to think si Luna ay hindi lang para sa 19th century, si Luna ay relevant hanggang sa ngayon. At bagamat hindi gumamit ng bolo o baril sa paglaban para sa kalayaan, itinuturing na malaki ang ambag ni Luna. Napapanahon din aniya ang pagtatampok sa obrang Himen o Himene ni Luna para mamulat ang kamalayan ng mga Pilipino na hindi lamang ang tanyag na spolyarium ang kinikilala sa kasaysayan. Pinakita niya na ang Pilipino, ang taong galing doon sa malayong isla, ay kasing galing o mas magaling pa doon sa mga tao doon sa Madrid. Ang ginawa ni Luna nung panahon na yon, parang si Lea Salonga ngayon na kumakanta sa West End, no, at saka sa Broadway, si Manny Pacquiao na naalo sa boxing, si Hidilyn Diaz nagdala ng medalyang ginto sa Olympics. Luna is an inspiration to us to become better than we are. Maraming anyo ang kabayanihan na hihigit pa sa pakikidigma para sa pambansang kalayaan. Gaano man kalaki o kaliit ang kagitingang inialay ng mga bayani, gumuguhit sa kasaysayan ang ambag nilang karangalan sa buhay ng bawat Pilipino. Easily, ABS-CBN News.